Hindi biro ang sinuong ng mga estudyante sa bayan ng Hagonoy at Marilao sa Bulacan makapasok lang sa kanilang eskwelahan. Binha kasi ang ilang bahagi ng Bulacan bunsod ng high tide. Kaya ang mga estudyante kinailangang lumusong sa baha o sumakay ng bangka. Ang iba pang magulang, pinasa pa ang mga anak para lang hindi mabasa ang uniforme at sapato. Si Katlea Antonio sa detalye. Rise and shine, Katlea. Dapat na first day high, naging first day high tide sa Hagonoy, Bulacan. Sa video na kuha ni Lisa Cunyendo sa Ramona Estrellana High School, makikitang lumulusong sa baha ang ilang mga estudyante. Basa na ang kanilang mga pantalon at daladala na lamang ang mga sapatos para hindi mabasa. Ang isang estudyante na ito, pinasa ng kapwa mag-aral para hindi na lumusong. Napalusong din ang estudyanteng ito sa Nagbalon, Marilao, Bulacan sa kanyang unang araw sa klase. Kwento ng ina na si Jesseline Garcia, pahirapan ang kanilang pagbiyahe patungong eskwelahan. Kaya naman hamon para sa kanila, ang araw-araw na pagpasok ng kanyang anak ngayong nagbabalik na ang face-to-face classes. Matagal na anyang problema sa kanilang lugar ang matinding pagbaha. Kaya ang mga pumapasok sa trabaho, apektado na rin. Sa litrato naman na kuha ni Medi Pineda sa Villa Monteverde Subdivision sa Nagbalon, makikitang gumagamit na ng bangka ang ilang estudyante para pumasok sa eskwelahan. May pinapaikot na dalawang bangka ang barangay para tumulong sa transportasyon ng mga residente. Pero dahil hindi ito sapat, ginagamit ng ilang residente ang kanilang personal na bangka. Madalas kasi, hindi na kinakaya ng mga tricycle ang mataas na baha. Nababahalaan niya si Pineda sa kaligtasan ng mga estudyante kung ganito ang araw-araw na pagdadaanan nila para makapasok sa paaralan. Samantala, hinangaan naman si Police Staff Sergeant Miguel Jimenez Jr. ng Ballesteros Police Station. Sa kabila kasi ng malakas na buhos ng ulan, patuloy pa rin siya sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko malapit sa Ballesteros National High School. Katlea Antonio para sa Bayan.